Annyeonghaseyo. My name is Teacher Edward and welcome to my Korean class 101. Okay, so tuturuan ko kayo ng basic Korean language skills. So basic lang ito. Kaya sana ay marami akong ma-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga nag-a-apply sa inyo sa South Korea. Okay, para maipasa nyo ang examination. Okay, so tuturo ko sa inyo is from alphabet hanggang sa makapagbuo kayo ng sentence. Okay? So, and then, mag-ready na kayo dyan para sa inyo examination, sa pagkakanda nyo ng examination. Anyway, marami din ako mga reviewers para dyan at may pinag sa inyo mga lessons. Okay, so, ang pinakaunang lesson natin is alphabet. So, ang tawag sa alphabet nila is Hangeul. Okay, so yun yung aaralin natin. Excited na ba kayo? Okay, excited na kayo. Let's go. Okay, let's start for our lesson 1. For our lesson 1, we have Hangeul. Okay, we will be discussing about the proper pronunciation of every letters in Korean characters. Okay? So, sa Korean characters natin, binubuo siya ng dalawang parte. We have vowels and consonants. So, yung mga vowels natin, tinatawag silang moom. And, sa baba naman, they have consonants or tinatawag nilang chaeum. Meron tayong dalawang klase ng vowels. Okay? Sa taas, single vowels. And sa baba, we have combined vowels. Pero unahin muna natin yung mga nasa taas. Okay? So, unahin natin yung pinakauna. Ang tawag sa kanya ay A. Or ang bigkas niya ay A. Okay. A. Ulitin ko. A. Next. We have Ya. Ya. O, ikaw din. Okay, very good. Sa Korean vowels, no, kapag nadadagdagan siya ng isang guhit, nadadagdagan din siya ng letter Y. Okay, kaya kung mapapansin nyo si A, mag-isa lang yung guhit niya dyan na parang tangkay, no? Nung naging dalawa, naging Ya. Ulitin ko. A. Ya. Yan yung tangkay na nakaharap sa right side. Dumako naman tayo sa tangkay or yung guhit na nakaharap sa left side. Okay. Ang tawag sa kanya ay O. Uulitin ko. O. Paano bigkasin? Ito ay binibigkas parang gitna siya ng O at A. So, O, A. O, O. Okay, bilog na bilog. O. Nakuha? O. Uulitin ko. A, Ya, O. O. Ikaw nga. Okay, very good. Next, pag naging dalawa ulit ang guhit, Yo. Yo. Uulitin ko, Yo. O, ikaw din. Okay, very good. Okay, ulitin ko ulit hanggang sa pinakauna. A, Ya, O, Yo. Okay. Meron ka ng apat. Dagdagan natin. Kung nakikita mo yung susunod na character, okay, ang tawag sa kanya ay O. Yan na, bilog na siya. O, straight lang yung pagkabasa sa kanya. O. Unlike dito kay EO, no, yung pangatlo, O. O.
Ito naman yung O lang. O. 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 Okay, nakuha yung pagkakaiba ng dalawa? Okay, very good. So kapag naging dalawa ulit ang tangkay ni O, dagdagan mo nga ng Y. Okay, tama. Yo. O. Yo. O. Yo. Uulitin ko, yo. Mm-hmm. Malapit ka ng matuto. Okay. Next, we have U. Yan, matigas na siya. Kanina, O, tapos naging straight, O, tapos naging matigas, U. O, O, U. O, O, U. Okay? Next tayo. We have U. Yan. Naging dalawa ulit ang tangkay niya, kaya nadagdagan siya ng letter Y. Kaya si U, nung naging dalawa, naging U. Ikaw nga. Okay, very good. U. Ngayon, itong nakatayo lang, itong vertical line, hindi siya I. Okay? Ang bigkas sa kanya ay E. Ikaw nga? Okay, very good. E. Uh-huh. Next, we have E. Okay, hindi siya EU. Okay, EU. Yung iba, EU ang basa nila dyan. Pero ito po ay E. Uulitin ko, E. Ulitin natin hanggang sa pinakauna. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i, e. Okay. So, meron ka ng 10. Meron ka pang 30 na i-memorize. Or bibigkasin. Okay, so dumako tayo dito. Eto sa next, we have E. E. Pag nakita mo yung character na yan, ito ay E. Uulitin ko, E. Pag naging dalawa ulit ang tangkay, Ye. Okay, dadagdagan mo lang ng letter Y. E, Ye. Nakuha? O ikaw nga. E, Ye. Okay, very good. Next, we have A. Para siyang A, pero hindi mo siya itutuloy sa dulo na A. Okay? Parang puputulin mo siya sa gitna. A. 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 Ikaw nga, A. Magkaiba si E sa A. Okay? Nakukuha? Okay, ikaw nga ulit. A. A. Okay, very good. Pag naging dalawa ulit ang tangkay, Yay. 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 Ikaw nga? Okay, very good. Okay, yan yung mga single vowels natin. So, tinatawag silang single vowels. Dito naman, sa baba, ito naman yung tinatawag nilang combination vowels or combined vowels. Yung ibang tawag nila combination. Pero ako, combined, kasi nasanay ako sa combined, pinagsamang vowel. Pero the same lang po sila. Okay? Mapapansin ninyo, itong pinakauna natin, si wa, okay, combination siya ng o, yung nasa taas, pang lima, at saka yung una na si a. O, a. Pag pinagsama, wa. Wa. Okay. Wa. Next, si O tsaka si E. We. 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 Ikaw nga. Okay. Tama. Next, we have si U tsaka si E. We.
Okay. U, tsaka si I, we. Kaya, ayan, we. Okay, very good. Ngayon, si U at tsaka si O, tinatawag siyang wo. Uulitin ko, wo. Wo. Next, we have si U at saka si E. We. 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 Very good. Okay? Next, we have si O at saka si E, no? Para siyang owe, owe. Pero hindi natin i-emphasize yung O sa unahan, parang mabilis lang siya. Owe. 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 Nakuha? Uulitin ko. Owe. Owe. Ikaw nga? Ayun, nakuha mo. Very good. Owe. Owe. Mabilis lang. Owe. Okay. Ngayon, si E naman at saka si E. Kaya pag pinagsama sila, hindi siya uy. Okay? Ito ay uy. 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 Ikaw nga. Okay, very good. So, ito yung mga combined vowels natin. Si wa, we, wi, wo, we, and uy. Okay, so, nalampasan mo na ang 21 vowels natin. I hope na nabigkas mo na sila ng maayos and mame-memorize mo na rin yan. Okay, kailangan mong i-memorize ang ating mga alphabet para matuto kang magbasa at magsulat. Okay, kasi pag hindi mo sila memorize, hindi ka makakapagbasa. Okay, so I encourage you na dapat in one day or saglit na lang yan, i-memorize. Okay, next we have consonants. So ituturo ko naman sa inyo kung paano bigkasin tong mga consonants na to. Okay, medyo familiar yung mga guhit, yung mga drawings, okay? Pero, letters po yan sa Korea. Unahin natin yung pinaka. Una, we have K or G. Sir, bakit may or? Okay? Ang mga letra sa Korea, okay? May mga letra kasi dito na dalawa ang meaning. So, hindi lang siya K or G. Meron din T or D, R or L, P or B, S or SH, silent consonant or NG, at meron din silang CH or J. Okay? Pero mag-focus muna tayo dito sa lesson natin. Saka ko na i-explain sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila or paano sila basahin pag nasa words na po sila. Okay? Uulitin ko yung pinakauna, K or G. Next, we have N. 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 Okay. Next, we have T or D. So, itong letrang to, pwede siyang maging letter T, pwede rin siyang maging letter D. Kaya T or D. Next, we have R or L. Okay? R or L. Very good. Next, we have letter M. Huwag kakalimutan, napaka-basic lang yan. Si letter M, yung box, letter M. Next, dalawa ulit ang meaning, siya ay si P or B. P or B. Very good. Next, si letter S or SH. S or SH. Or yung iba, shh, ganon ang bigkas sa kanya. Pero, SH muna tayo. Okay? Next tayo kay silent consonant
or NG. Silent consonant. Sir, bakit silent consonant? Eto guys, consonant pa rin siya. Yun nga lang, wala po siyang tunog. Okay? Kaya kapag yung bilog na yan, sasamahan natin ng A, yung bilog tapos yung A, A lang ang bigkas. Unlike kapag yung box, yung letter M, sasamahan natin ng A, ang basa niya ay ma. Pero kapag dito, pag sinamahan siya ng mga vowels natin, yung mga vowels lang ang bibigkasin natin. Kaya nga siya walang tunog. Okay? Sir, paano ba siya nagiging NG? Okay? Kung gusto niyo malaman kung paano siya magiging letter NG, okay? Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na to. And then, if i-click nyo na lang din yung bell button para ma-notify kayo ng mga next video na i-upload ko. Okay? And then, lahat ng video ay panoorin nyo para maunti-unti ninyo yung learnings ninyo. Okay? From process to process. Okay, next. We have CH or J. Uulitin ko. CH or J. Dalawa na naman ang meaning. Si CH, pwede siya maging CH, pwede rin siya maging letter J. Okay. Next, dumako naman tayo sa natitirang mga permanent vowels or yung mga walang katulad. Walang ibang meaning. Okay? So, eto ay si CH. Hindi lang siya basta CH kasi bibigkasin mo siya na may hangin. Pag nakita niyo ganyan, yung itsura, CH, CH, meron siyang hangin. CH, ikaw nga. Okay, very good. CH, kuha. Next, we have, ayan, K, may hangin, K. Oh guys, yung mga Koreano narinig ko, bigkasin to. Ganito sila. Okay, so, ayan. Medyo mas malala sila bumigkas. Pero dito, hangin lang siya. K. K. Okay? Next, we have, may hangin ulit. T. 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 Okay, very good. Next, we have P. 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 Okay. Tama. And letter H. Okay. H lang siya. Wala siyang H. Hindi siya ganon. H. H lang. Okay. So, bigkasin ko ulit sila. From the start ng consonant, we have K or G. N. T or D. R or L. M. P or B. S or SH. Silent consonant or NG. CH or J. CH. K. T. P. H. Okay, so malapit-lapit na tayong matapos sa ating alphabet. Dumako naman tayo sa mga double consonants. Okay, pinakaunang double consonants natin ay si double K. Ayan, so meron tayong K or G dun sa pinakauna, pero pag naging dalawa, double K. Pero hindi siya pwedeng maging double G, okay? Double K lang siya. Ikaw nga, double K. Okay, very good. Double T. Double P. Double S. And double J. Okay? Sila ang bumubuo sa Hangul or Korean alphabet. Okay, i-recite natin sila lahat. Start natin sa vowels. A,
ya, o, yo, o, yo, u, yu, i, ı, e, ye, e, ye, wa, we, we, wo, we, we, ơi. Consonants K or G. N, T or D, R or L, M, P or B, S or SH, silent consonant or NG, CH or J, CH, K, T, P, H, double K, double T, double P, double S, and double J. Okay. So, tapos na tayo sa ating mga Korean characters or ang kanilang Hangul. Next naman, ituturo ko sa inyo kung paano magbasa at magsulat ng Korean characters. Okay, so sa next video ko na i-upload, tuturuan ko na kayo ng tamang pagbasa. Okay, so see you sa next video. Sana ay marami kayong matutunan sa akin. Bye-bye!